Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's video ay nakikita nyo naman sa title, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-e-edit ng mga ina-upload kong videos sa YouTube na gamit ang iMovie. So, kung gusto nyong matutunan at makita, just keep on watching! So, ayun na nga guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-e-edit ng mga videos na ina-upload ko. So, first of all, ang ginagamit kong pang video is itong aking iPhone 7 Plus. Dito na rin ako nag-e-edit ng videos ko kasi mas comfortable ako at saka mas parang handy siya kesa sa laptop. Kaya dito na ako nag-e-edit. So, ilalagay ko dyan sa screen kung paano ako nag-e-edit ng videos ko. So, as you can see, sa aking pagbukas ko ng phone, is makikita nyo yung folder ko na YouTube. Dito ko nakikita lahat nung mga kailangan ko sa pag-e-edit ng videos ko tsaka ng thumbnail. So, click natin yan. Makikita natin ang PixArt. Diyan ako nag-e-edit ng thumbnail ko. Makikita din natin yung YT Studio, which is dyan ko na mamonitor yung mga videos ko, yung mga new subscribers, yung mga nagko-comment. Dyan na rin ako nagre-reply tsaka nagle-like ng mga comments nyo. So, eto makikita nyo rin yung VON, InShot, Motion Portrait, tsaka Pocket Video. Dyan, yan, ginamit ko lang yan nung nag-edit ako ng intro ko. So, nung una ko lang siya ginamit, ngayon hindi ko na siya ginagamit. At itong iMovie na kung saan dyan talaga ako pinaka nag-e-edit ng video ko. So, click natin yung iMovie. And then, mag-add tayo ng new project and movie. So, for example, itong video na ito. Click natin siya, then create movie. Sa mga videos ko pala, kung mapapansin nyo, lahat ng buong video ko is my background music. Mula sa intro, sa ongoing video, at saka sa outro ko, may background music. Kasi ayoko siyang, kumbaga, kapag na-dead air man ako, meron pa rin background music na maririnig. Diba? So, kung nagkukuha ako ng background music ko sa YouTube lang din. Ang ginagawa ko, ini-screen recording ko siya, tapos ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ina-add. So, kunyari, maglalagay tayo dyan ng background music. Click lang natin tong plus sign, and then albums. Gumawa ako ng albums ng YouTube para lahat ng screen recordings ko ng sound effects, ng background music, hindi ko na siya hahanapin. Meron na siyang sariling album niya. Yun yung purpose ko. So, click natin yung YouTube na album. Then, for example, itong music na to na ni-screen recording ko lang din sa YouTube. Kunyari, yan yung gusto natin i-add na background music. Click natin itong tatlong dot na yan. And then, audio only. And, chinin! Huh? Ayan, na-add na natin yung audio, which is yung background music natin. So, dyan, yung volume niyan, ayaw naman natin yung volume ng background music natin, masapawan yung boses natin sa mismong video. So, ang gagawin natin, syempre, i-edit natin yung volume, click natin yung audio, and then, itong volume na picture or icon, then, 50% lang natin siya para, and then yung i-click din natin yung video tapos i-high volume natin siya para nga yung video natin mismo hindi masasapawan ng music. So, background music nga lang siya, diba? So, ayan. Kunyari, gusto rin natin siya maglagay ng sound effects na tawa. Meron din ako dito ang tawa na sound effects. Click lang natin yung plus sign, album, then YouTube, album, meron dito tayong haha, tatlong dots, then audio only. So, click natin ulit yung audio na in-add natin, volume at
40%. Parang nga lang hindi masapawan yung salita natin sa video mismo. So ayan, may background music na tayo at may sound effects na tayo. So, for example, may gusto kang i-add na thumbs up dito sa screen. Thumbs up dito sa screen. So, ang gagawin lang natin is add yung plus sign. Then, itong blue screen na to, itong green na to, na background na nakikita nyo yan, dinownload ko lang din siya sa Google. So, lahat ng kailangan mo is nasa internet lang din, kaya mas madali mo siyang magagawa. So, dinownload ko lang din siya. And then, kung in-edit ko siya sa PixArt. Photo lang naman kasi kailangan mo eh. In-edit ko siya sa PixArt. Kunyari, gusto ko mag-add ng thumbs up. So, in-edit ko siya sa PixArt, nilagyan ko siya ng thumbs up. Kasi, papakita ko sa inyo. Ayan, click natin yung green photo na yan, itong tatlong dot, and then, itong green or blue screen. So, makikita natin siya. Ayun. Nakita nyo? Nakita nyo, nag-add na siya sa screen, di ba? May thumbs up na yung screen ko. Yun yung purpose ng green or blue screen. So, ang last kong ipapaliwanag sa inyo is kung paano mag-add ng pic or video sa mismong video mo. Katulad ng ganito. Di ba, pinapakita ko sa inyo kung paano ako habang ginagamit tong phone, naka-add siya sa mismong video. So, papakita ko sa inyo sa kanya dito kung paano. So, add lang ulit tayo. Add lang ulit tayo, then YouTube. Kunyari, gusto natin i-add is itong video na to. Ito, 30 seconds. Then, 3 dots. Then, picture in picture. So, it means mag-overlap siya dun sa video mo. I-click mo yung in-add mo. Then, makikita mo sa mismong screen, may tatlong icons dito sa bandang upper right corner. So, click natin tong nasa middle, which is yung mag-move sa yung mag wait lang. Which is yung magda-drag sa kanya sa position niya. Gusto mo sa kanya dito sa gilid. And then, pwede mo siyang i-resize. Then, itong pangatlong icon. Click natin itong pangatlong icon. Yan lang yung borders niya. So, ang mostly magagamit natin, itong resizing. Kung gaano kalaki gusto natin. Tsaka yung zoom. Para magkasya yung in-screen recording yung video. Ayan. Resize ulit natin. Oh, yan, di ba? Di ba? Na-add na yung video na gusto nyo sa mismong screen ng another video nyo. Nag-overlap na siya. So, ayun. So, ang last pa, ang isa pa pala na may dadagdag ko is, kunyari, may gusto kayong i-edit out sa video nyo. So, papakita ko rin sa inyo kung paano. Kunyari, i-click nyo yung mismong video. Then, for example, ito yung video, ito yung umpisa ng video na gusto nyo i-edit out. So, click nyo lang tong scissor na icon sa below, sa yung nakikita nyo dyan sa bandang left corner sa baba. Then, split. Tapos, hanapin nyo kung hanggang saan yung gusto nyong ma-end or ma-edit out. So, click nyo yan ulit. Then, split. Then, click nyo yung video na i-edit out nyo. Then, delete. Ganun lang kasimple. Na-edit out na siya. Tapos, ayan. Done na. Then, ginagawa ko dyan. Nire-review ko pa siya ulit. Ito, ganyan. Nire-review ko pa siya ulit. Kung meron man akong gustong i-edit pa or gusto pang i-enhance, ganun.
Tapos kunyari, okay na yung video na na-edit ko, okay na lahat, wala nang problema. I-export ko na siya, isa-save video. Then 4K kasi para mas malinaw, kahit medyo malabo tong phone ko, at least na-enhance pa rin yung quality ng video natin, di ba? Ayan, nage-export na siya hanggang sa ma-save na sa album ko, i-upload ko na siya. Ayun, ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple mag-edit ng video sa iMovie. So, kung wala naman kayong iMovie, alam ko meron namang mga, kung beginner lang kayo, di ba beginner lang, syempre, wala naman tayong mga pang-edit na mga pang-pro na. So, ang pwede nyo namang gamitin is yung, ginagamit ko yun ng high school eh. Basta merong, alam ko may nadadownload naman sa Google na mga editor na ano, na madali lang din. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero nung high school ako, nag-edit na, mahilig na rin kasi ako mag-edit ng mga video. So, meron yan sa Google. Hanap lang kayo. So, ayun na nga guys. That is it. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, na pinakita ko sa inyo kung paano ko mag-edit, please hit the like button. At kung gusto nyo pang mapanood yung mga susunod kong videos, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Bye!